zombie apocalypse. Eh ngayon, in-interview nyo ako, natural eh, tatanggalin ko yung face mask. Paano ako magsasalita kung hindi ko tatanggalin yung face mask? Para sa DOH na yung pinaka-kinos na dati. Oo, para sa akin, kalabisan na yung ano eh. Either naka-face shield ka o naka-face mask ka. Hindi ako naniniwala sa DOH. Ako, umiikot ako sa mahigit 20 hospital na mga COVID centers. Nagbibigay ako ng mga donation. Hindi naman ako na-COVID. Mabuti na lamang at yung barrier ay tinanggal na nila. Dahil na kalabisan na talaga yon. Biruin mo, naka-face mask ka na, naka-face shield ka pa, naka-helmet ka pa, may barrier pa. Ano ba yan? Sa totoo lang, ang COVID, curable. Sobrang pananakot ang ginawa sa atin ng DOH. Tumigil ang ekonomiya natin dahil sa sobrang pananakot na yan. Nagagamot ang COVID. If at the onset, gamutin mo lang agad ng mga gamot na kagaya ng Lianhua, hindi naman matutuloy yung COVID eh. Kaya nga, sobrang pananakot yung ginawa ng DOH na yan. Hindi ako naniniwala sa kanila. Kahit na, marami akong nababasa ang mga tungkol sa COVID. Bakit yung ibang bansa, hindi naman talaga required yan? At bakit yung ibang bansa, hindi naman nag-lockdown? Hindi naman sila nasira economy nila. Talaga itong DOH, pahamak. Dapat ang DOH, ayusin nila yung problema sa PhilHealth. Hindi nila pwedeng sabihin na hindi sila, wala silang kinalaman yan. Alam niyo kung bakit? Lahat ng hospital, lahat ng mga eye center, lahat ng mga dialysis center, kung meron silang ginagawa na mga katiwalian, eh ang may control ng lisensya ng mga hospital at mga clinic ay DOH. Siyempre, kung nakikita nila na dapat kung may question man doon sa mga clinic na yan, yung mga dialysis na yan, eh ba't hindi nila i-revoke yung lisensya? Oh, ang DOH ang may control sa kanila. Tony, parang sinasabi mo, bobo ang DOH. Bobo talaga! Oh, ang DOH, bobo! No more na, no